tayo po ay umawit sa Panginoon. Maganda umaga po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon sa ating pong buhay. Tunay nga po na kabutihan at biyaya ng Panginoon sa atin ay sumasagana. Salamat po sa Panginoon. Di ko alam po naka-register na itong aking live. Pero mukhang okay naman. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Sabi dito po sa awit, "Nothing in this world can satisfy me." Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Nothing in this world can satisfy me. Jesus, you alone can fill me up. I could gain the world. I could gain the world and all its treasure. But all those things will never be enough. It is your love, it is your love, it is your goodness, it is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercy, your tender mercy. It's your presence in my life that satisfies me. Sa pagsisimula, nothing in this world can satisfy me. Jesus, you alone can fill me up. I could gain the world and all its treasure, but all those things will never be enough. It is your love, it is your goodness, it is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercy. It's your presence in my life that satisfies. Sa uling pagkakataon po, it is your love, it's your love, it is your goodness, it is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercy, it is your presence in my life that satisfies. It is your presence in my life that satisfies. Hallelujah, Panginoon, salamat po sa inyo. Tunay nga po, Panginoon, sabi dun sa awit, it is your presence in my life that satisfy. Kayo po ang nagpawi ng aming mga uhaw, Panginoon, ng aming mga gutom, Lord, spiritually. Ganun din sa aming physical, Panginoon. Kayo ang lahat sa amin. The Lord is my shepherd. You are our Father. You are our Lord and King. Our protector, our refuge and strength. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa umaga po na ito ng pagbubulay namin ng inyong mga salita. Tulungan niyo po kami, samahan niyo po kami. Kayo po ang kumilos sa amin, Holy Spirit. Kung wala kayo, Panginoon, di namin alam kung ano mangyayari sa amin. Di namin alam kung paano kami makakapanatili sa pananampalataya sa inyo. Kayo ang dahilan ng lahat ng bagay, Holy Spirit. Salamat po, Ama. Purihin po kayo at sambahin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tingnan ang Bible. Marami ko meron dyan. Salamat sa Panginoon. Sa umaga po na ito, tayo po ay saglit na magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. John chapter 8 verse 32.
John chapter 8 verse 32. Sabi diyan, you shall know the truth. And the truth shall set you free. Malakas naman po. Naririnig niyo po ba ako? John chapter 8 verse 32. Ang sabi po dito. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Then you will know the truth and the truth will set you free. No? Ang magpapalaya sa iyo yung katotohanan na nalalaman mo. No, hindi yung truth that is available, the truth you know. No, this is the truth that is available. Ito yung katotohanan, yung salita ng Diyos. Yes, nandiyan yung revelation ng Panginoon. Yes, nandiyan yung stories. No, nandiyan yung history of Israel that blesses us, no? Nandiyan yung katotohanan ng Panginoon Jesus. But the truth you know will set you free. Kung ano yung katotohanan lang na alam mo. Kaya nga, ang mga Kristiyano ay nagiging malaya according sa kung ano yung kanilang naiintindihan. Hindi sa kung ano sila. No, ang mga Kristiyano ay hindi yung basta-basta matawag na mga malayang mga Kristiyano. Dahil baka hindi nga nila naiintindihan na naligtas tayo sa biyaya ng Diyos. No, nakabase yung paglaya, no? May kinalaman yung liberty and knowledge. Yung kalayaan ng isang tao, kalayaan ng pagkilos sa kung ano yung iyong nauunawaan. Sabi nga nung isang narinig ko po na lingkod ng Panginoon, ang translation daw ng Hebrew sa light is knowledge. And yung darkness naman is ignorance. No, kadilima naman ay ignorance. Ibig sabihin, wala kang alam. Pagkakaroon ng, no, ng kalabuan sa iyong sight. Ignorance. Kaya nga, ang kaaway ay nagpa-function by ignorance. Sabi nga ng Panginoon, no, my people perish because of lack of knowledge. Alam ng kaaway na hanggat hindi alam nitong mga tao na ito, yung mga nangyayari, hawak sila ng kaaway. Kaya takot ang kaaway sa mga taong naliliwanagan ng salita ng Diyos. To the point na, maging ang Panginoong Jesus, bata pa lang, nais niya ng patayin, ganun din yung mga anak ng Diyos. Kakasimula mo pa lang ng pag-aaral ng salita ng Diyos, gusto ng pigilan ng kaaway dahil alam niya na mahirap kang mapagbago kung marami kang matututunang salita ng Diyos. Mahirap kang patalikurin sa Panginoon kapag ang nakasaksak sa isip mo mga salita ng Diyos. So napakaganda nitong John 8:32. Now, how to know God? Paano ba natin matututunan kung sino ang Diyos? Paano ba natin makikilala ang Diyos? Malalaman kung ano ang kanyang mga karakter. Number one, to know God, you need to know his scripture. No, the scripture, the Bible. Mga sulat ng mga propeta at mga apostol. Mga kwento ng dealings of God, no, sa mga tao, no? The Bible is siguro wala nang tatalo sa Biblia pagdating sa expression ng pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Ito yung pakikipagrelasyon ng Diyos sa mga tao. Ang salita ng Diyos, it is the boundary of God's commitment to man. No, kapag hindi mo makita sa salita ng Diyos yung pinaniniwalaan mo, hindi mo to pwedeng paniwalaan. No, hindi mo rin pwedeng sabihin na gagawin tayo ng Diyos ng Panginoon. Gagawin tayong Diyos din ng Panginoon dahil hindi naman 'yon ang ipinangako niya. Pero ipinangako niya na pakakainin niya tayo araw-araw. No, ipinangako ng salita ng Diyos na nandiyan siya sa atin at hindi niya tayo iiwan. No? At sa ganung paraan, kapag nalalaman natin yung mga salita ng Diyos, yung kanyang mga salita, nakikilala natin kung sino siya. Nakikilala natin na ang ating Diyos ay ama natin. Na
hindi magpapabaya kung paano ng mga Maya ay pinapakain ng Diyos, tayo rin na kanyang mga anak ay ipoprovide na ating pangangailangan. So number one, by scripture. Number two, by His names. Nakikilala natin ang pangalan ng Panginoon, like for example, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, no? Jehovah Rapha, nakikilala natin siya by His names. Itong mga pangalan na ito ay hindi lang pangalan o tawag sa Kanya. Itong mga pangalan na ito ay nabuo dahil sa kung ano yung Kanyang ginawa. No, tinatawag mo na merciful God ang Panginoon because you've experienced His mercy. Tinatawag mo siya na good, good Father o mabuting Ama. No, because He is good to you. No, nakikilala mo siya by what He did. Kung ano Kanyang ginawa. Pangatlo, paano natin makikilala ang Diyos? O malaman yung mga katotohanan tungkol sa Panginoon is by looking to the Lord Jesus, the life of Jesus. Ang Panginoong Jesus ay hindi lang naging tao o nagkatawang tao at namatay sa krus. Dumating siya rito para i-correct yung mga maling perception ng mga tao tungkol sa Diyos. No, nung hindi pa dumarating ang Panginoon, maraming mga kaisipan ng mga tao sa mundo kung sino ang Diyos. At yung iba nga ay nabasa natin sa Aklat ng Mga Gawa, may tinatawag sila doon, ano, to the unknown God. Yung mga tao nakakilala nila, akala nila ang Diyos, ganito lang. Pero nung dumating ang Panginoong Jesus, He is not just, no, a sacrifice, the Lamb of God. He is a living theology. No, siya ay buhay na guide para makilala ang Panginoon. Sabi ng mga apostol sa Panginoon, Panginoon, ipakita niyo sa amin ang Ama. Sabi ng Panginoong Jesus, kung nakita ninyo ako, nakita niyo na rin ang Ama. Hindi, gusto namin po malaman kung paano siya magsalita, paano siya mamuhay, paano ba siya magbigay ng nakapangyarihan at pagpapala sa isang tao. Pagka nakita mo ko, Felipe, Pedro, Juan, nakita mo na kung anong ugali ng Ama. Nakita mo na kung paano siya mamumuhay. Ibig sabihin, kung bababa ang anak at ang ama, halos wala kang makikitang pagkakaiba sa kanilang pagsasalita, sa kanilang pagkilos, wala kang makikita kahit ano. They are so very alike sa kanilang pagkilos at pananalita, sa kanilang knowledge. Kaya kailangan pag-aralan natin ang buhay ng Panginoong Jesus. No? The image of the living God, the invisible God, sabi ng Colossus. No, minabuti ng Ama na ang buong pagka-Diyos ay makita sa buhay nitong katawan na ito. Sabi ng Roma, sa kanyang pangangatawan na natagpuan natin siya ay galing kay David. Ngunit sa kanyang banal na espiritu, napatunayang siya ang anak ng Diyos. Ibig sabihin, ang Panginoong Jesus nung bumaba dito, no, hindi lang siya basang tao, meron siyang katawan na meron siyang spiritual body. No, spiritual body na nakasuot sa isang katawan. And that body, oh, the life of Jesus. Wala namang named na Jesus nung unang panahon. Eh. No? Nagsimula lang po ito nung pinanganak ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga, pwede natin verification ng Panginoong Jesus. Bakit? Kapag sinabi natin na ang Diyos ay maawain, kinakailangan, pwede tayong mag-doubt doon up until makita natin sa buhay ng Panginoong Jesus yung pagiging maawain. Naintindihan po ba natin? Pwede natin i-doubt sa ating mga isip na God is powerful up until ma-verify mo sa buhay ng Panginoong Jesus na powerful si Jesus. No, kasi siya yung pinaka-representation ng Diyos na hindi natin nakikita. Eh. Kung nakita natin na ang Panginoong Jesus ay nagpapagaling, totoo nga yung Jehovah Rapha. Na nagtatagumpay ang Panginoon at may kapangyarihan siya sa lahat ng kanyang nilikha. No? Nabe-verify natin ito sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Ngayon, nagiging maayos yung ating pagkakilala sa Diyos. Naliliwanagan tayo, lumalaya tayo. Amen?
And number four is by our experiences. Nakikilala natin ang Diyos, hindi lang sa scripture, hindi lang sa kung ano yung nababasa natin sa Biblia, hindi lang sa buhay ng ating Panginoong Jesus, maging sa ating mga buhay. Salamat sa Panginoon. Personally, ngayong taon na to ay patuloy nagpapakilala ang Panginoon sa akin sa pamamagitan ng kanyang biyaya at awa. Nakakapagpatuloy ako sa paglilingkod at nakikilala ko kung gaano kamahal ng Panginoon. Ang tawag doon yung ating mga testimonies. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin hindi totoo ang Diyos eh. Bakit? Nilagpas ako ng Diyos eh. Sa panahon na ito eh. Sa kanya lang ako tumawag noong time na ito eh. At tinulungan ako ng Panginoon eh. At nagiging mas matibay, yun ang nagsasarado nung ating lahat ng pananampalataya at paniniwala na nababasa natin sa Biblia. Yung ma-experience mo ang Diyos. You shall know the truth and the truth shall set you free. Jeremiah chapter 9 verse 24, ang sabi po dito. Paborito ko po itong Jeremiah chapter 9 verse 24. Pero doon muna tayo sa 23. Babasahin ko po sa English muna. Ito, NIV. Kailangan ko ng King James mamaya. This is what the Lord says. Let not the wise boast of their wisdom, or the strong boast of their strength, or the rich boast of their riches. Sa Tagalog po, hindi dapat ipagmalaki ng marunong ang karunungan niya, o ng malakas ang kalakasan niya, o ng mayaman ang kayamanan niya. Verse 24, kung gusto ng sino man na magmalaki, dapat lang niyang ipagmalaki na kilalan niya ako at nauunawaan niyang ako ang Panginoong mapagmahal na gumagawa ng tama at matuwid dito sa mundo. Dahil iyon ang kinalulugdan ko, ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Again, ipinapakita sa atin ng Panginoong, no? Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na maaari pala tayong magmalaki. Ngunit ang pagmamalaki lang natin ay yung pagkakilala natin sa kanya, no? Our knowledge, no, of God. Sabi nga ng salita ng Diyos eh, inulit din ito ni Apostol Pablo, walang magmalaki sa inyo kundi ang Panginoon lang ang ipagmalaki natin. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Sabi ng Romans chapter 1 verse 16. I am not ashamed of the gospel. The gospel of Jesus Christ, for it is the power of God that brings salvation unto men. No, first, para sa mga Hudyo, then for the Gentiles. I am not ashamed. Ibig sabihin, kung yung gospel na narinig mo brings shame, ibang gospel yung narinig mo. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos, yung kaligtasan nagmumula sa Panginoon, it is something to be proud of. Yung katotohanan, dapat yung puso ng mga Kristiyanong nakakapakinig ng salita ng Diyos ay para bagang mayroong proud ako, Christian ako. Salamat sa Panginoon, naniniwala ako sa Diyos. Salamat sa Panginoon, ligtas ako. At kahit ano nangyayari sa mundo, wala silang masasabi sa akin na magpapalungkot sa aking espiritu at puso. Dahil nauunawaan ko ang Diyos at kilala ko ang Diyos. Ano magagawa nila kung usigin nila ako eh? Naiintindihan ko na balang araw itataas kami ng Panginoon. No, that knowledge. Yan yung pinaka-pine-prevent ng kaaway na mapunta sa bawat isang tao. No? Kasi kapag napuno ng kalwalatian at kaalaman tungkol sa Diyos itong mundo na ito, kahit hindi mo palayasin si Satanas, aalis siya. Pero hanggat ang tao ay sarado ang kaisipan, kahit tanggalin mo si Satanas dito sa mundo at manatili sa ignorance ang mga tao, aakalain ng tao na nandyan pa si Satanas. Pero ang totoo, wala na.
Pero mapapatuloy yung pagbagsak ng mga tao. Bakit? Because of lack of knowledge. Hindi na kahit alam ni Satanas yan. No, ganyan nagfa-function si Satanas. Nung natukso niya na si Eva, umalis na siya. Alam ng kaaway yan na kapag ang tao up until na makakilala sa Panginoon, hanggat hindi nakakakilala sa Panginoon, alam niyang babagsak at babagsak at babagsak ang tao, di mo na kailangan na masama espiritu, babagsak ka. Bakit? Hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Wala kang pagkakilala sa liwanag ng Diyos. No, ganun kahalaga yung ating mga pastor, purihin ng Panginoon. Ang pastor, kahit masama ugali, kahit kung kunyari ang pastor ay makitaan mo, minsan parang tamad, no? Sabihin mo, tamad, magulo, maingay, kailangan mo pa rin silang pasalamatan. Kung makakita ka ng mali sa isang lingkod ng Panginoon, kailangan mo pa rin silang pasalamatan. Bakit? Dahil itinalaga sila ng Diyos to bring light into this world. No, meron silang ibinigay, merong ang mga lingkod ng Panginoon, the prophets, the apostles, no, the pastors, meron silang assignment na ginagawa, kaya dapat mo silang igalang, no, that they bring light sa buhay ng mga tao, kahit ano pa, kahit pamadamot yung pastor mo, dahil sa nakinig ka ng salita ng Diyos mula sa bibig niya, dapat mo siyang igalang. No? Kasi yan, sabi nga ng Panginoon, dun magsisimula yung pagmamalaki mo eh. Dun sa mga binibigkas ng mga lingkod ng Panginoon eh. Walang taong humanap sa Diyos. Lahat naging miyembro. Lahat dumating dun sa point na may nagpatanggap sa'yo. At yung nagpatanggap sa'yo, kahit mainitin ang ulo na yon, nung nagpatanggap sa'yo, dapat pa rin papurihan ng Diyos sa buhay niya. Sabi dito ng Jeremiah chapter 3 verse 15. 5:52 na, malapit na. Jeremiah chapter 3 verse 15. Nandito po sa 15. I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. No? Pwede natin matawag na yung mga pastor spiritual chefs. No. They know how to cook. No, the word of God. Alam nila 'yan. Kailangan sa lahat ng putahe na lulutuin ng iyong pastor, at maging sa atin na mga nag-share, kailangan matikman si Jesus sa lahat ng putahe na niluto mo. Kailan pagkatitikman mo yung isang mensahe ng Panginoon? Teka lang, parang wala si Jesus dito, parang walang lasa. No, they are spiritual chefs. No, dapat lahat ng mensahe na ibinibigay, no, ay maayos ang pagkakaluto. Hindi pwedeng magkasing dami ang asin at tubig. No, kaya nga yung mga lingkod ng Panginoon, tinuruan din tayo ng Panginoon kung paanong mangangaral. Purihin ng Panginoon sa buhay ng mga pastor. Purihin ng Panginoon sa mga lingkod ng Diyos, sa mga guro ng Bible school. Purihin ng Panginoon. No, they are spiritual chefs. Tayo ng mga lingkod ng Panginoon, kinakailangan. Alam natin, balansin yung ating mga luto. Kasi otherwise, kung magiging sobrang tamis niyan, magiging diabetic yung church mo. Kailangan kakain din ng gulay at mapapait. Pag puro matatamis na ipinakain, mai-spoil yung church. Kailangan alam mong ang balanse, no? Ang balanse ng mga katotohanan na ibinibigay nyo. No, it doesn't mean na alam mo yung katotohanan. May mga degree yan. Hindi pwedeng kalimutan ng pananampalataya. Hindi rin naman pwedeng kalimutan ng paggawa at pagtatrabaho. May pagkakapantay palagi. Yes, pwede nating itaas ang Panginoong Jesus. Totoo yan at dapat natin siya itaas. No? Pero kailangan pansinin din natin ang banal na espiritu at ang kanyang gawa sa ating buhay. No, we are spiritual chefs. Your pastor is your chef. Sabi ng Panginoong Jesus kay Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Ano sabi ng ni Pedro, Panginoon? Kayo nakakaalam niyan. Sabi ng Panginoon, pakanin mo aking mga tupa. Expression ng pag-ibig ng mga pastor, no, nila sa Panginoon, yung pagtuturo nila sa atin, kaya purihin ang Panginoon sa kanilang buhay. Amen.
Kahit pa minsan nagsinungaling ang pastor mo sa iyo, hindi mo pa rin pwede ikaila na siya ang nagpakilala sa iyo sa Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. Lagi natin sila ipag-pray. No, tinatawag din ng mga lingkod ng Panginoon na no, spiritual architects or engineers. Sabi ni sa Corinthians chapter 3 verse 10, sabi ni Pablo, no, I a master builder, nasa King James po kasi ako eh. Baka hindi mabasa to sa ang salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 3 verse 10, ang sabi dito, according to the grace of God, which is given unto me as a wise master builder. As a wise master builder, I have laid the foundation and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. Okay? Sabi niya, as a wise master builder. Purihin ang Panginoon. Yung katalinuhan na inyong mga pastor, ng ating mga pastor na nauna sa atin, no, para magtayo ng isang iglesia. Ang iglesia ay hindi lang yung structure. Ang totoo, hindi nga yun talaga ang iglesia eh. Dahil ang kaharian ng Diyos ay nasa puso ng mga tao. No, kinakailangan tayo ng mga lingkod ng Panginoon, ang focus natin is not to build the physical church alone, but to build men. To build men, no? Kasi kapag na binagyo yung physical church, the men will build it again. Kapag na-tsunamihan yung church, nasira ito, the men will build it again. Pero kapag ang church ay walang nagawang mga matitibay na mga tao, kapag nasira yan, wala na, sira na talaga. Purihin ang Panginoon sa ating mga lingkod. The builder of men. No, pero kailangan pagka pinag-aralan natin 'yan, dapat ang gamit nating mga lingkod ng Panginoon ay mga salita ng Diyos, no, mga kagamitang ginto at pilak, hindi mga kagamitang yari sa dayami at kahoy. Salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe ngayong umaga. Balikan natin 'to, sabi na nakikilala natin ang Panginoon by our experience. Sabi nga ni Job sa Job chapter 42 verse 5, before I have heard you with my ears, now I see you. Dati nakikilala lang kita sa aking pandinig. Nalalaman lang kita, aking Diyos, dahil sa mga naririnig ko sa mga pastor. Ang nasain natin, makita natin ang Diyos sa ating mga buhay. Bakit? Mananatili ang question ng kaaway kung totoo ba ang Diyos sa buhay mo hanggat wala kang patotoo na totoo nga ang Diyos. Kaya we need to believe the word of God. Kailangan natin paniwalaan yung mga salita ng Diyos na ibinigay sa atin ng Panginoon. No, the words is God's instrument of creation. Sabihin mo sa sarili mo, no weapon formed against me shall prosper. Kapag mayroong mga tao na nagagalit sa'yo nang wala naman dahilan at gusto ka itumba, sabihin mo sa sarili mo, no weapon formed against me shall prosper. At makikita mo sa buhay mo, gagawa yung mga salita ng Diyos. Hindi daw babalik ang mga salita ng Diyos sa kanya na hindi na-accomplish ang kalooban ng Diyos. Tayo mga anak ng Diyos, kumapit tayo sa ating pinaniniwalaan, pinananampalatayanan. No, patuloy nating gamitin yung ating pagkakilala sa Diyos. No, ipagmalaki natin ang ating Panginoon. Salamat sa Panginoon sa umaga po na ito. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita. Tunay nga po, Panginoon, na kayo po ay mabuti, kayo po ay tapat sa aming pong buhay. Kayo nga po ang patuloy na kumilos sa amin. Dalangin namin ang Door of Faith Church, Panginoon. Maging yung mga churches na
mga kaibigan namin, Panginoon. Kayo nga po ang patuloy na mag-ingat sa amin, Panginoon. Maging sa pandemic na ito, Panginoon. Door of faith tayo, one, Lord. Kayo nga po ang kumilos po sa kanila. Ingatan niyo po sila. We speak life. We speak healing over them, Lord. Tumaasa po kami na mga panalangin namin na ito, Panginoon, ay gagana, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Tulungan niyo po kami sa araw na ito, kayo ang mag-guide sa amin, sa lahat na aming gagawin. Ingatan niyo kami. Yung mga bagay din namin alam, Panginoon, ngunit kayo may hawak ng kinabukasan, Panginoon. Kaya sa inyo namin ipinagkakatiwala, Panginoon, ang araw na ito. Kayo ang tumulong sa amin, anuman ang mga kailangan namin, Panginoon, kayo po ang mag-provide. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa inyo po mga lingkod na ibinigay sa amin, Panginoon. Maging ako, Panginoon, hindi ako pinanganak at naghanap ng salita ng Diyos para mag-aral. Meron din nagturo sa akin, Panginoon. May mga lingkod din nyo, Panginoon, na ginamit para sa kaunawaan na ito, Panginoon. Nandyan palagi ang banal na Espiritu na nagtuturo at nagpapaliwanag na inyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Ito ang yaman namin. Ito ang yaman namin, Panginoon. Dito kami, Panginoon, pinakamagmamalaki talaga na nakikilala namin kayo, Panginoon, at nalalaman namin ang inyong mga salita. Kaya tinatawag kaming mga malalayang mga tao. Pinalaya nyo kami sa pamagitan ng mga katotohanan, Panginoon, naming mga natutunan. Purihin po kayo, Ama, patuloy nyong tulungan ang mga pastor ng Door of Faith sa kanilang discipleship, sa kanilang pagtuturo sa church. Patuloy nyo, bigyan nyo sila ng galing sa pangangaran. Patuloy nyo bigyan ng mas malalim na pagkaunawa at mas maayos na pagtuturo, Panginoon. Kung kinakailangan nila ng mic, kung kinakailangan nila ng sound system para mas malinaw at maayos na may hatid yung inyong mga salita, Lord, kayo nga mag-provide nito. Kung nagpe-pray sila ng projector, Lord, nagpe-pray sila ng TV para mas madali ang pagbasa ng inyong mga salita, Lord, kayo po ang magbigay nito, Panginoon. Tulungan niyo mga iglesia, Panginoon, sa pangaral na inyong mga salita. Salamat po, Ama. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. In the mighty name of the Lord Jesus, we pray. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa buhay ng bawat isa. Nandito po kami ngayon sa Quezon. At may dadaluhan kami na anniversary. Door of Faith. Hindi ba yung anniversary? Mountain High Faith Church. Pandan. Okay. Salamat sa Panginoon. Tulungan tayo ng Panginoon. May kasama din kami dito na kapatiran. Si, ano pong pangalan nila? Sister Lina. Mga Door of Faith Walien. Oh, may kasama tayo dito na kasamahan nyo dyan dati. Pagpalain ng Panginoon. Ang gawain sa Hualien. Purihin ng Panginoon. Oy, si Kuya Joseph, babatingin ko. Kaibigan ko yan eh.